Mapagpalang umaga sa inyo, mga bata. Narito tayo sa ating asignaturang Aralin Panlipunan 3. Nasa ikatlong quarter tayo. Unang linggo, unang araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo, mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 32. Ano ang kultura, mga bata? Layunin ng ating pag-aaral ang nailalarawan ang ilang aspeto ng kultura sa sariling lungsod o bayan, mga bata. Ngunit bago tayo magtungo sa ating pag-aaralan, ano ba ang ating pinag-aralan noong nakaraang quarter, mga bata? O ang ating balik-aral? Magaling! Napag-aralan natin ang tungkol sa katangian pisikal ng mga lungsod at bayan sa NCR. Nalaman natin ang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan dito, mga bata. Halina kayo, mga bata, magtungo na tayo sa ating balik-aral. Maraming natatanging lugar ang makikita sa Karatig Region na iyong kinabibilangan. Basahin ang mga lugar na nasa Hanay A at Hanay B. Tukuyin ang mga kilalang lugar na nasa Hanay A at kung saan lungsod o bayan ito matatagpuan. Isulat ang letra ng tamang sagot, mga bata. Unang bilang, Ilog Tulyahan. Ano kayang letra yan, mga bata? Saan kaya ito matatagpuan? Magaling! Ito ay matatagpuan sa Kamanaba area o letter E. Lambak. Magaling, mga bata. Ito ay ang lungsod ng Marikina o letter D, mga bata. Ilog Pasig. Magaling, mga bata. Matatagpuan ito sa lungsod ng Pasig. Look ng Maynila. Magaling, mga bata. Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila. At Talampas. Magaling, ito ay ang lungsod ng Quezon, mga bata. Magaling, mga bata. Nalaman nyo na ang mga anyong lupa at anyong tubig o katangian pisikal na mga lungsod at bayan sa NCR. Magtungo na tayo sa ating pag-aaralan para sa ikatlong quarter o ikatlong unit, mga bata. Ito ay ang tungkol sa ano ang kultura? Ano nga ba ang kultura, mga bata? Ang kultura, mga bata, ay nagpasalin-salin na kaugalian, tradisyon, paniniwala, selebrasyon, kagamitan, kasabihan, awit, sining, at pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Ito ay nagsisilbing pagkakilanlan ng isang lugar, mga bata. Ito ay nabubuo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa pamayanan, mga bata. May dalawa tayong uri ng kultura. Aalamin natin ano ang dalawang uri ng kultura. Unang uri, material na kultura. Ang material na kultura, mga bata, ay kinabibilangan ng mga bagay na nakikita at nahahawakan. Ito ay tradisyonal na ginagawa. Ito ay nilikha at ginagamit ng bawat pangkat etniko o ng tao, mga bata, sa pamayanan. Naintindihan ba? Magaling! Isa-isayin natin ang mga halimbawa ng
material na kultura mga bata o yung mga material na nahawakan, ginagawa ng tao mga bata. Una, kasangkapan. Ito ay inukit, mga bata, tatandaan inukit, hinasa, pinakinis at nililok nila. Ayon sa kagamitang nais nilang mabuo mga bata. Depende kung anong gamit nito mga bata. Halimbawa niyan ay mga palayok, mga pana, mga kwintas, at ang ginagamit nila sa pagtaga ng kahoy mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Sa lukuyang panahon, nakikita natin ang kultura sa disenyo ng ating mga kasangkapan. May mga kasangkapan tayo na ang disenyo ay moderno na. Pero meron naman ding antique din mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Pangalawa, kasuotan. Nagkakaiba-iba ang kasuotan ayon sa pinagmulan mga bata at pag-aangkop sa klima dahil ginagamit ang kasuotan bilang proteksyon sa katawan. Ito ang halimbawa ng kasuotan ng sinaunang lalaki mga bata. Sila ay may tinatawag na putong. Ito ay kapirasong tela na iniikot sa ulo. Ito yon mga bata. Yan ang putong. Pangalawang kasuotan nila ay ang tinatawag nating kangan. Ito ay pangitaas na damit na walang kwelyo at manggas. Ito yung kangan mga bata. Nakita ba? At sa pang-ibabang bahagi ay nagsusuot sila ng tinatawag natin bahag. Ito ay kapirasong tela na ginagamit pang-ibaba. Ito yon mga bata ang bahag. Yan ang kasuotan ng kalalakihan noong sinaunang panahon, ang putong, kangan at bahag. Ito naman ang kasuotan ng mga kababaihan. Noong panahon ng Espanyol, sila ay mayroong tinatawag na baro o pangitaas na may habang manggas na parang jacket. Ito yun mga bata, yan, baro yan. At meron naman silang saya. Ito ay kapirasong tela o tapis na iniikot sa baywang. Ito yung saya mga bata. Sa Visayas, ito ay tinatawag na patadyong mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Ito naman ang kasuotan ng mga babae at lalaki ngayon mga bata. Nakita ba? Magaling! Pagkain. Ang pagkain ay niluluto nila sa kanilang palayok mga bata o bumbong ng kawayan. Nung sinaunang panahon, hinuhuli nila ang kanilang pagkain katulad nyan. Kasi ang pangunahin nga na buhay noon ay pangangaso. Naintindihan ba? Magaling! Nagkakamay lamang sila. O meron silang dahon o bao ng niyog. Ayan mga bata. Yan ang ginagamit nilang pinggan. Umiinom naman sila sa pinakinis na bao
obvious ng kawayan. Ito yun mga bata, dito sila umiinom. Dito naman niluluto ang kanilang pagkain sa palayo. Minsan, gumagamit sila ng dahon as pinggan. Kita ba? Magaling! Tirahan. Ang sinaunang Pilipino ay walang tiyak na tirahan mga bata. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan kung saan sila mapadpad. Sila ay tinatawag na nomads mga bata. Kung saan may pagkain, doon sila pumupunta. Pag naubos na ang pagkain, aalis na sila sa lugar na yon mga bata. Naninirahan sila sa mga kuweba. Katulad nito mga bata. Sa paglipas ng panahon, o panahon ng mga Espanyol, natuto silang gumawa ng tinatawag nating kubo na yari sa pawid. Katulad niyan mga bata nito. Kahoy, kawayan, sawali at kugon bilang kanilang tirahan. Sa ngayon, karaniwang moderno na ang bahay mga bata katulad nito. Ito ay gawa sa bato. At iba pang matitibay na materyales. Karaniwang ibinabatay sa ibang bansa ang disenyo nito mga bata. Maaring kumuha ng disenyo sa United Kingdom at Amerika mga bata. Dematerial na kultura. Ang dematerial na kultura mga bata ay ang kultura na hindi bagay. Tandaan, hindi bagay, hindi nahawakan, dahil ito ay uri ng kultura na nakikita lamang kapag ito ay isinasagawa o isinasakilos. Katulad nito mga bata. Nakita ba? Magaling! Una, edukasyon. Ang edukasyon noon ay hindi formal. Hindi formal ang kanilang edukasyon sa paaralan. O hindi nakakaranas na po mapasok sa formal na paaralan ng ating mga ninuno. Natuto silang bumasa at sumulat sa pamamagitan ng pagmamasid sa kalikasan. Sa tirahan, tinuturuan ang mga babae ng kanilang ina ng mga gawaing pantahanan. Halimbawa, paglilinis, pagluluto, pagpananahi, at kung ano pang gawaing pambabae. Samantalang ang mga lalaki naman ay tinuturuan ng kanilang ama o kalalakihan ng pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad nito mga bata. Tinuturo sa kanila ang pangangaso, pagtatanim, at kung ano-ano pa mga bata. Sa paglipas ng panahon, sa kasalukuyang panahon, ay meron na tayong tinatawag na formal na edukasyon. Kung saan may mga asignaturang kinakailangan malaman, katulad ng math, science, aralin panlipunan, English, at kung ano-ano pa. May guro na rin na nagtuturo, hindi katulad noon na magulang ang nagtuturo sa bata. Naintindihan ba? Magaling! Susunod, kaugalian. Ang kaugalian o tradisyon ay mga paniniwala, opinyon, kostumbre,
o mga kwento nagpasaring-saring mula sa mga magulang papunta sa mga anak, mga bata. Katulad niyan, mga bata. Okay? Isang halimbawa ng kaugalian noon ay ang paghaharana sa mga babaeng iniibig. Ang paghaharana ng kalalakihan sa mga babae. Ito ay kanilang paraan ng panliligaw o papapakita ng kanilang pagmamahal sa babae. Isang muling halimbawa ng kaugalian ay ang pamamanhikan ng mga bata. Ang pamamanhikan ay isang kaugalian Pilipino kung saan ang pamilya ng lalaki o mga pamilya ng lalaki ay pumupunta sa bahay ng kanyang mapapangasawang babae upang formal na pag-usapan ang kanilang kasal, mga bata. Karaniwan, nagdadala ng pagkain o mga pagkain ang pamilya ng lalaki at naghahanda naman ang pamilya ng babae, mga bata. Katulad nito, mga bata. Kasabay na rin ito yung tinatawag nating paninilbihan na kung saan ginagawa ito ng lalaki sa pamilya ng babae na kanyang nililigawan. Maaari siyang magsibak ng kahoy, magigib, upang maipakita na kaya niyang buhayin ang kanyang napupusuan, mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Pamahalaan. Ang pamahalaan, mga bata, ay binubuo ng tinatawag nating balangay. Ito ay tawag sa pamayanan bago dumating ang mga Kastila. Binubuo ito ng 40 hanggang 100 pamilya. Dato ang tawag sa pinuno nila, mga bata. Katulad niyan. Tinutulungan siya ng pangkat ng matatanda na nagbibigay payo sa dato. Ito yung tinatawag nating Maginoo. Sila yung pangkat ng mga matatanda na nagbibigay ng payo sa dato. Sa kasalukuyang panahon, ang sistema ng ating pamahalaan ay sumusunod na sa itinakda ng batas. Meron na tayong eleksyon, hindi katulad noon dati, harelkirya. Kumbaga, mana-mana lang. Pero ngayon, kung gusto mong manungkulan, kailangan manalo ka sa tinatawag nating demokrasya, ang eleksyon. Naintindihan ba? Magaling! Pamahiin. May mga kasabihan ang mga matatanda, mga bata. Ito yung mga kasabihan na maaaring may kinalaman sa paniniwala, kultura, at maging sa aspeto na pangrehiyon. Katulad nito, mga halimbawa nito, mga bata. Ito, ang pagtatawas. Alam niyo ba ang pagtatawas? Yan. Ang pamahiin ay may mga sabi-sabi lamang at maaaring ding walang katotohanan. Katulad niyan, mga bata, ang mga sinaunang Pilipino o mga ninuno natin, naniniwala sila sa nuno sa punso. Kaya sila nagtatabi-tabi po kapag meron silang lugar na dinadaanan na masukal o madamo. Naintindihan ba? Magaling! Susunod, paniniwala at relihiyon. Ang mga sinaunang Pilipino ay mga paganismo. Sila ay may tinatawag na bathala. Ito yung tinuturing nilang Panginoon.
itutunuturing ding itong pinakamakpangyarihan sa lahat. At higit sa lahat, kaya sila paganismo dahil naniniwala sila sa mga iba't ibang espiritual na tagapagbantay. So, naniniwala sila sa Diyos, Diyos-Diyosan, sa Diyosa, Diwata, at mga anito. Ito ay halimbawa ng anito nila, mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Sining at tagham. Makikita sa kanilang mga nakaukit at nakalilok sa bubong at iba pang bahagi ng bahay ng ating mga ninuno. Iba-iba rin ang disenyo o at hugis ng kanilang kagamitan katulad nito. Kita nyo ba? Depende sa gamit nito. Gaya ng lampara, baul at iba pa. At yung sinaunang mga Pilipino, gumagamit sila ng bato lang. Yan mga bata, nakita ba? Magaling! Sining at tagham uli mga bata. Ang pagkahilig nila sa sining ay pinakikita rin nila sa tinatawag nating tattoo nila sa katawan. Ito daw ay patunay na nakakaangat sa buhay ang ating mga ninuno na may tattoo. Ito din ay simbolo sa kanila ng kagitingan at katapangan. Halimbawa, kapag ang isang lalaki o isang pinuno ay nanalo sa isang labanan, ay nilalagyan siya ng pananda bilang pagkapanalo niya. Mas maraming tattoo, mas maraming laban siyang nanalo. So, pinakikita dito ang kanyang kagitingan at katapangan bilang isang lalaki. Susunod, wika. Meron tayong mahigit na 100 wika at dialekto mga bata na sinasalita ng ating mga ninuno. Meron tayong 8 pangunahing wika. Ito yung wika at dialekto na marami ang nagsasalita o gumagamit. Ito ay ang Iloko, sa mga Ilocano, Pangasinense o Pangalato, Kapampangan sa Pampanga, Tagalog, Bicolano, Hiligaynon, Sinugbuang Bisaya at Waray mga bata. Sa bandang Samar at Leyte mga bata. Naintindihan ba? Magaling! Dahil alam na natin ang mga kahulugan ng kultura at dalawang uri nito, ang material at dimaterial na kultura at mga halimbawa nito, magtungo na tayo sa ating pagyamanin. Handa na ba kayo mga bata? Pagyamanin, isulat ang M kung material na kultura at DM naman kung di material na kultura, isulat ang sagot lamang sa papel. Unang bilang, tinuruan ng kalalakihan ng kanilang anak sa pangangaso at pangingista. Pangalawang bilang, ang kangan, bahag at putong ay kasuotan ng mga sinaunang Pilipino. Pangatlo, ang mga sinaunang Pilipino ay nagpalipad-lipad ng tirahan. Pangapat, ang mga lalaki ay naghaharana sa kanya nililigawang babae. At panglima, naniniwala ang ating mga ninuno kay Bathala at iba pang tagapagbantay na espiritual. Magtungo na tayo sa ating isagawa. Isagawa. Kulay ng pula ang pusong halimbawa ng material na kultura at dilaw naman ang di-material na kultura. Unang bilang, edukasyon. Pangalawa, paniniwala at rehiyon. Pangatlo, tirahan. Pangapat, sining at tagham. At panglima, kagamitan. Magtungo na tayo sa ating
Tayain. Tayain. Iguit ang check kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong impormasyon. At iguit naman ang X kung hindi. Unang bilang, ang kultura ay nagpasarin-sarin na kaugalian, tradisyon, paniniwala, selebrasyon, kagamitan, kasabihan, awit, sining at pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Pangalawang bilang, ang mga sinaunang Pilipino ay may permanenteng tirahan na noon. Pangatlo, naniniwala ang mga sinaunang Pilipino sa Batala at iba pang espiritual na tagapagbantay. Pang-apat, may isang wika ang mga Pilipino. Pang-lima, ang tattoo ay patunay na nakakaangat sa buhay ang ating mga ninuno. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Hanggang sa muling aralin!